Kaunawa sa mga batang manonood, may mga masasalan na salita o mga larawan o video na makikita at maririnig. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ang kwentong ito ay maaaring totoo o hindi, o katangisip lang o gawa-gawa lang. Nasa sa inyo kung kayo ay maniniwala o hindi. Ang kwentong ito ay nanggaling sa Tagalog Horror Stories. Ito nga pala ang mga shoutout ko. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa channel ko. Kung gusto nyo ma-shoutout, ay kailangan nyo lang mag-like, mag-share at mag-comment sa mga latest videos ko. Comment na lang kayo sa mga latest videos ko para ma-shoutout ko kayo. Salamat! Ang kwentong marinig nyo ngayon ay pinamagatang Bodega. Isang security guard sa isang malaking bodega ng mga mamahaling sasakyan si Melvin. Madalas ay pang-araw ang toka niya. Pero ngayon ay nagtataka siya kung bakit naging gabi ang duty niya. Kahit sa kanyang sarili ay hindi na rin niya mapaliwanag kung bakit naroon siya ngayon. At sa pagkakataong iyon ay nag-iisa lang siya na nagbabantay sa buong bodega. Ay nako, nakakainis, nakakainip. Bakit naman kasi mag-isa lang ako dito? Galit na sinabi ni Melvin habang hawak niya ang shotgun. Nakaupo siya sa isang upuan malapit sa office table. Di nagtagal ay binaba niya sa ibabaw ng mesa ang baril at kasunod ay ipinatong niya roon ang dalawang paa. Nais niyang mag-relax muna sa pagkakataong ito. Napapaidlip na siya nang bigla ay may naramdaman siya na kumakaluskos mula sa di kalayuan. Hinawakan niya ng mahigpit ang baril at marahan tinungo ang pinanggagalingan ng kaluskos. Sino yan? May tao ba dyan? Marahan na tanong ni Melvin habang nakaugmang ang baril. Walang tumugon sa tanong niya. Kaya naman mabilis siyang kumilos. Tumungo sa likuran ng kotse. Pero wala namang tao ron. Napailing na lang si Melvin. Babalik na sana siya sa kanyang upuan nang nakaramdam na naman siya ng warning na nagbubukas ng pintuan ng isang sasakyan. Magnanakaw! Ito ang agad na pumasok sa isipan ni Melvin. Marahan niyang tinungo ang sasakyan na kumalabog. Nakahanda na siya sa anumang mangyayari. Subalit nang makarating siya sa sasakyan na iyon ay wala naman siyang naabutan. Kaya naman nagtatalo na sa inis at pagtataka si Melvin sa nangyayari ngayon. Tumalikod si Melvin, naglalakad patungo sa kanyang kinaupuan kanina. Hindi niya namalayan mula sa likuran ay sumulpot ang isang batang babae na edad na 7 taong gulang. Nakatingin lamang sa kanya habang nakatayo. Baka sa mukha ng batang babae na tuwan-tuwa siya. Nang makaupo na si Melvin sa upuang naroon ay muli siyang napakislot nang marinig niya ng malakas na tumatawa ng batang babae. Muli siyang tumayo habang ang mga mata ay inililinga. Hanggang sa matanaw nga niya na mayroong batang babae na tumatakbo patungo sa likuran ng isang IA's van. Sino yan? Kaagad na tanong ni Melvin habang papalapit na sa van. Neneng, nasaan ka? Anong ginagawa mo dito sa loob ng bodega? Pero gaya ng unang pagkakataon ay hindi na naman niya nakita ang batang babae. Kaya naman nakadama ng kakaiba si Melvin. Lumakad ulit siya palayo sa van. Hindi niya namalayan na nasa loob pala ng van ang bata. Kung makikita lang niya ang side mirror ng sasakyan, ay makikita niya kung gaano ang kasiyahan ang nararamdaman ng bata. Ano bang nangyari sa akin? Bakit kung ano-anong narinig ko at nakikita? Panaginip lang ba ito? Tanong ni Melvin sa kanyang sarili. Di nagtagal ay bumusi na naman ang isang kotse. Kaya doon na naman nabaling ang atensyon ni Melvin.
Subalit gaya ng inaasahan, hindi na naman niya naabutan kung sino ang may kagawa noon. Sino ko ba? Magpakita ka sa akin. Sa akala mo ba ay natatakot ako sa'yo? Hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka sa akin. Galit na sigaw ni Melvin. Noon niya muling nakita ang batang babae. At pagkakataong ito ay nakaupo na ito sa lamesa. Tuwang-tuwa ang bata sa kanyang kalokohan na ginagawa sa kanya. Kaya nang lapitan ito ni Melvin ay galit na galit siya. Uy Camille, ikaw lang pala. Akala ko magnanakaw na. Alam mo ba na ang ginagawa mo? Paano kung nabaril kita? Inis na sinabi ni Melvin. Si kuya talaga, hindi ka na nasanay sa akin. Palagi ko naman itong ginagawa, di ba? Hayaan mo, huling pagkakataon ko na itong gagawin sa'yo. Malungkot na sinabi ni Camille. Noon, dumating na ang ama ni Camille. Pasensya ka na sa aking anak. Medyo may kakulitan lang kasi ito. Kaagad na sinabi ng lalaki. Matapos ay agad binalingan ang anak. Okay lang sa akin, boss. Wika ni Melvin. Ah, siya nga pala. Puntahan mo ang address na ito. Magsama ka ng pulis. Ngayon na. Utos ng lalaki. Isang papel ang inabot kay Melvin. Boss, naka-duty pa ako. Akong bahala. Sige na, lakad na. Walang magawa si Melvin kung hindi sundin ang utos ng kanyang amo. Iniwan niya ang hawak na baril at nagtungo sa police station kung saan madali naman niyang nakumbinsi ang dalawang pulis na nasamahan siya sa address na nabanggit. Laking kulat nilang makita sa loob ng bahay. Ang tinungo ay naroon ng amo niyang babae. Nakagapos at bugbog ang buong katawan nito. Subalit buhay pa ito. Iniwanan ng mga kidnapper sa pagkakakalang patay na ang babae. Ma'am, anong nangyari sa inyo? Tanong ni Melvin. Kaming dalawa ni Camille ay kinidnap ng mga kidnappers. Nahingi sila ng ransom kay Tony. Pero matapos binigay ang ransom ay pinatay din si Tony at dinamay pa si Camille. Paliwanag ng babae. Nakaligtas lang ako dahil akala nila ay patay na rin ako. Gulat na gulat si Melvin. Patay na sina Boss at Camille? Tanong niya. Naguluhan dahil kanina lamang ay kausap niya ang mga ito. Tumango ang babae. Itinuro ang nakahindusay na bangkay ni na Camille at Tony na nasa di kalayuan. Nangangatog ang tuhod ni Melvin. Umaagos ang luha habang marahan lumalapit sa bangkay ni na Camille. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Ngayon ay naunawaan na niya ang dahilan na nagpapakita ito sa kanya. Gusto nitong mailigtas ang ina na nag-aagaw buhay. Kaya ang papakita sa kanya ni Camille at ng ama nito dahil para tulungan ang ina nito. Pero hindi naman nabigo si Tony na naabutan pa na buhay ang ina ni Camille at dali-dali namin dinala sa ospital ang babae. Itinuro nito kung sino ang pumatay sa kanyang asawa at anak. Sa paglipas lang ng ilang araw ay nahuli rin ang pumatay. Kaya kapag may kilala ka na isang tao na madalas ay pinaglalaroan ka o nagpapakita sa'yo, ang ibig sabihin nito ay multo ito. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. AG Mercy Ganti Viral, huwag kalimutan i-subscribe. Abangan ulit ang mga susunod na mga kwento, kakaiba, kababalaghan at mga viral videos. Salamat.